Si Gaius the Sage ay isang maalamat na sorcerer na kilala bilang pinakamalakas na sage sa mundo. Sa pantasya na mundong ito, ang lahat ng mage ay ipinanganak na may isa sa apat na crest na nagdidikta sa kanilang mga mahiwagang kakayahan, ang Crest of Creation, Crest of Might, Crest of Rapid Firing, at ang Crest of Close Combat. Naabot ni Gaius ang pinakamataas na posibleng antas sa kanyang Crest of Creation, na ginagawa siyang pinakamalakas na sage kailanman. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasisiyahan, dahil maaari siyang maging mas malakas kung taglay niya ang pang-apat na crest ng Close Combat. Dahil imposibleng baguhin ang crest na mayroon ka nang pinanganak ka, nagpa siya si Gaius na muling magkatawang tao na taglay ang ika-apat na crest 1,000 taon na ang lumipas. Sana ay kaya ko rin mag-reincarnate ng ganoon kadali sa tuwing ako ay magkakamali. Ang kanyang muling pagkabuhay ay si Matthias Hildesheimer na mula sa isang maliit na mapayapang bayan. Tumungo siya sa kabisera sa murang edad na 12 para mag-enroll sa Second Academy. Tinatangkilik niya ang kalawakan at kagandahan ng kabisera, nang marinig niya ang isang batang babae na nagngangalang Alma na sumisigaw sa isang panday sa loob ng isang tindahan ng armas. Pumasok siya sa shop para makinig pa na parang isang kilabot na stalker. Nasira ang mahiwagang espada ng kaibigan ni Alma nang sinusubukan niyang protektahan si Alma mula sa isang halimaw. Nagilty talaga siya tungkol dito at kailangang ayusin ito para sa kanyang kaibigan dahil sa susunod na araw na ang entrance exam ng Second Academy. Gayunpaman, hindi alam ng panday kung paano i-enchant ang isang espada gamit ang mahika, kaya tumanggi siya sa trabaho at nagrekomenda na maghanap siya ng iba. Nang maramdaman ang kanyang desperasyon, si Matthias ay humakbang at sinabing gagawin niya ang enchantment kung gagawin ng panday ang espada. Ang panday ay nahihirapang paniwalaan na ang isang taong may pang-apat na crest ay maaaring gumawa ng isang bagay na tulad nito. Mapapansin natin mula sa panahon ni Gaius, 1,000 taon na ang nakalilipas hanggang sa kasalukuyang panahon, ang pinakamakapangyarihang crest ng Close Combat ay nakakapagtaka na itinuturing na pinakamahina na crest, at ngayon ay mas kilala bilang Crest of Failure, sobrang kakaiba. Gayunpaman, si Alma ay may magandang damdamin tungkol kay Matthias, at binigyan siya ng mahiwagang bato upang i-infused sa espadang gagawin ng panday. Habang hinihintay ang panday na magawa ang espada, pumasok ang kaibigan niya sa tindahan. Parehong agad na nagkaroon ng crush si Matthias at ang kaibigan sa isa't isa. Namumula, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lurie Abendroth. Di nagtagal matapos ang panday na gumawa ng espada, inilapag ito ni Matthias sa mesa sa harap nila at kinuha ang mahiwagang bato. Sa isang simpleng haplos lang ng espada, na-enchant niya ito ng pinahusay na tibay ng loob at iron cutter para maging matibay at sapat na lapad para madaling magamit ni Lurie sa labanan. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa kung gaano kabilis niya itong na-enchant, lalo na nang walang binibigkas na mga incantation. Nagpa siya si Lurie na subukan ito sa ilang mga swings ng pagsasanay, ngunit natapos niyang hatiin ang malinis ang mesa sa kalahati sa pamamagitan lamang ng paglapat sa mesa gamit ang dulo ng espada, mukhang gumana ang enchantment. Kinabukasan, nakipagkita si Matthias kina Lurie at Alma para kumuha ng practical entrance exam para sa Second Academy. Si Lurie ay pumasa sa swordsmanship na bahagi ng pagsubok sa pamamagitan ng pagsira sa espada ng examiner, salamat sa kanyang bagong espada. Matapos marinig na si Matthias ang nag-enchant dito, nagpa siya ang kapitan ng Order of Knights na si Gail na kumuha ng kanyang pagsusulit. Kung kakayanin ni Matthias ng maayos ang mga pag-atake ni Gail, ang kapitan ay magtitiyak para sa kanyang pagpasok anuman ang kanyang iba pang mga marka sa pagsusulit. Masayang tinanggap ni Matthias ang hamon, at inalis ang sandata ni Gail sa isang iglap, na patulala, sumuko si kapitan. Susunod ay ang pagsusulit sa pagkakast, kung saan ang bawat kandidato ay kailangang tumama ng 5 target na may 5 arrow, isang uri ng Encanted Magic. Ang Encanted Magic ay isang paraan na maaaring gamitin ng sinuman sa pagkakast ng magic sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga partikular na salita. Sa layunin, ito ay isang mababang paraan dahil iniiwan ito ang caster na mahina sa pag-atake sa kalagitnaan ng pag-chant, at may mahinang conversion rate ng enerhiya ng caster sa kapangyarihan ng spell.
Gayunpaman, sa mga kadahilanan, hindi nauunawaan ni Matias na ang Enchanted Magic ay itinuturing na perpektong mahika para sa labanan, at ang Crest of Creation, na lubos na katugma sa Enchanted Magic ay kilala rin bilang ang Crest of Glory sa panahong ito. Sa kanyang turn, nagpa siya si Matias na gumamit ng isa pang diskarte. Ang kanyang Crest of Close Combat na kilala ngayon bilang Crest of Failure, ay pinakamainam para sa mga walang salita na pagchant at may napakaliit na saklaw. Nagpalabas si Matias ng walang salita na spell na tumama sa lahat ng limang target ng sabay-sabay, ngunit nakakasira din sa karamihan ng bakuran ng paaralan dahil sa kakulangan ng katumpakan sa kanyang magic. Namangha ang lahat habang nasasaksihan nila ang kapangyarihan ng walang salita na pagchant sa unang pagkakataon. Anyway, pumasa silang tatlo sa entrance exam at naging magkaklase. Kinabukasan, dumalo sila sa seremonya ng pagbubukas, kung saan ang punong guro ng Second Academy, si Edward, ay naghahatid ng isang napakaikling talumpati upang hikayati ng mga mag-aaral, at pagkatapos ay tinawag si Matias mula sa madla upang sabihin sa kanya na pumunta sa kanyang opisina. 1,000 mga pag-iisip ang sumugod sa ulo ni Matias, at inihahanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Sa kanyang sorpresa, pinupuri siya ng punong guro dahil sa kanyang kahangahangang husay at galing sa espada at walang salitang mga spell. Kinumpirma niya ang mga hinala ni Matias na ang wordless magic ay isang nawawalang kasanayan, at ang First Royal Academy ay sistematikong inalis ang wordless magic sa lahat. Hiniling ni Headmaster Edward na gustong buhayin ito, kay Matias na turuan ang mga estudyante ng wordless casting, at oras na para sa inter-school competition, upang mapatunayan nila ang kapangyarihan ng mga teknik na walang salita. Ipinakita ni Matias ang kanyang mga kakayahan sa walang salita na pagkakast, at pagkatapos ay nagsimulang magturo sa mga mag-aaral ng mga pangunahing pamamaraan. Sa lalong madaling panahon, karamihan sa kanila ay nasanay na. Dumating ang araw ng inter-school competition makalipas ang 1 buwan. Nararamdaman ni Matias ang presensya ng isang tao na may 10 beses na mas mahiwagang kapangyarihan kaysa sa tao, katumbas ng kapangyarihan ng antas ng demonyo. Naglalakad siya sa arena at nakita ang 3 kalaban sa First Academy. Agad niyang nakilala na ang nasa gitna ay talagang isang demonyong nakabalat kayo, at ang pinagmula ng kapangyarihang mahika na naramdaman niya kanina. May peking crest pa ang demonyo para magmukhang tao, full package talaga. Ang 2 mandirigma sa magkabilang panig ay unang umatake, ngunit ang kanilang mga incantation ay masyadong mabagal, at pinabagsak sila ni Matias gamit ang 1 walang salita na spell. Tanging ang demonyong estudyante lamang ang natitira, na nabigla kaya na-activate niya agad ang kanyang spell bago magpanggap na magchant ng incantation. Napansin ito ng madla at nagtataka kung ano ang nangyayari dito. Inatake ni Matias ang kanyang espada sa demonyo, pinilit siyang lumipad pataas at gumanti ng walang salita na mahika. Tinamaan niya ang demonyo gamit ang kanyang espada habang binasag ang spell para ipakita ang tunay na anyo ng demonyo. Dahil doon, inilantad ni Matias na may mga demonyong nakapasok sa First Academy 1,000 taon na ang nakalilipas, at sistematikong tinuligsa ang malakas na Crest of Close Combat sa paglipas ng panahon, upang ang mga tao na kanilang matagal ng kaaway ay maging umaasa sa mas mahinang anyo ng Enchanting Magic. Habang sinusubukan ng mga estudyante na lumikas, sinubukan ng demonyo na tumakas sa pamamagitan ng paglipad, ngunit pinutol ni Matias ang isa sa kanyang mga pakpak bago siya lumipad, at natalo ang demonyo. Si Matias ay inanyayahan sa palasyo ng hari kasama ang punong guru na si Edward, upang gantimpalaan ang kanyang hindi kapani-paniwalang gawa ng pagtalo sa 1 demonyo. Hinihiling ni Matias ang karapatang gamitin ang lahat ng mapagkukunan na matatagpuan sa mga dungeon ng kaharian. Sa panahon ni Gaius, ang mga dungeon ay ang pinakamahalagang pag-aari ng 1 kaharian dahil naglalaman ang mga ito ng mahahalagang mahiwagang ores at mga artifact ng halimaw. Gayunpaman, dahil ang mahiwagang kaalaman ay tumitimbang ngayon, walang nakakaalam ng kanilang tunay na halaga. Binibigyan siya ng hari ng access, at pagkatapos ay hiningi siya ng kanyang opinyon sa biglaang pagkawala ng mga chosen ng kaharian, 1 titulong ibinigay sa mga napakalakas na mage. Napagpasyahan ni Matias na lahat sila ay mga demonyong nagbabalat kayo,
at pinili nilang tumakas ng nalantad ang estudyante sa First Academy. Dahil pumutok na ang kanilang lihim, naniniwala si Matias na maghahanda sila para sa isang ganap na pag-atake sa kaharian, at malapit nang maghangad ng kontrol. Ang kanyang pinakamahusay na hula ay mayroon silang mga 3 buwan bago ang pag-atake na ito. Nag-aalala ang hari, ngunit tiniyak ni Matias sa kanya na ang kailangan lang ay isang mahiwagang barrier upang protektahan ang lungsod, na maaaring gawin sa loob ng 1 buwan sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng mga mag-aaral sa Second Academy. Inirerekomenda din niya na turuan sila ng wordless magic. Sumang-ayon ang kanyang kamahalan sa kanyang mga ideya, at itinuro sa kanya ang treasury ng kaharian para sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Nang maglaon, pumunta si Matias sa treasury upang maghanap ng mga divine level na mahiwagang artifact na kailangan para sa paghahanda ng barrier. Nakuha ng isang partikular na espada ang kanyang interes, at sa pagsusuri sa mga pattern ng mahika na enchanted dito, nakilala niya ito bilang isa sa mga mahiwagang espada na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Kinuha niya ito pati na rin ang isang asul na pendant na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay, na may kakayahang pataasin ang mga makukuha mula sa mga puntos ng karanasan. Matapos maghanap sa buong treasury, kailangan pa rin niya ng higit pang mga item at nagpa siya na pumunta sa mga dungeon upang hanapin ang mga ito. Sa paaralan, niyaya niya sina Alma at Luri na pumunta sa mga dungeon kasama niya bilang isang party. Gayunpaman, nag-aalangan silang pumunta, dahil sa tingin nila ay magiging pabigat sila sa kanya. Sinabi ni Alma na siya ay palaging mahusay na archer, ngunit sinasabi niya na hindi sapat ito, dahil hindi ito maitugma ng maayos sa enchanted magic. At higit pa ay hindi siya magaling sa isang espada. Madaling ayusin ni Matias ang kanyang problema. Kumuha siya ng pana at nag-enchant ng 1 arrow gamit ang simpleng walang salita na mahika, na naging dahilan upang ang target na not a man niya nito ay nawasak, na nagpapabuti ng archery at maging isang mahalagang kasanayan sa pakikipaglaban. Bukod dito, si Alma ang may crest para sa rapid firing, na natural na gagawing lubos na katugma sa mahiwagang archery. Tiniyak din niya sa isang nasa sabik na si Luri na tutulungan niya itong mapabuti sa mga enchantment para samantalahin ang kanyang Crest of Creation, ang crest sa kanyang nakaraang buhay na pinili niyang iwanan sa pamamagitan ng reincarnation. Ngayon ay motivated, ang mga batang babae ay sumang-ayon na sumali sa kanyang partido. Pumasok ang 3 sa dungeon kung saan ginamit ni Matias ang unang palapag para sa 9 sina Alma at Luri. Ang mga halimaw ay naiiba sa bawat palapag, ngunit ang unang palapag ay karaniwang may mga hindi nagbabantang uri. Nakahanap siya ng 1 maliit na halimaw na parang alimango at inilagay ito sa 1 tumpok ng mga bato bilang target ni Alma na magsanay ng mahiwagang archery. Matagumpay niyang na-enchant ang arrow at natamaan ang halimaw sa unang pagsubok. Susunod, hiniling niya sa kanya na hawakan ang arrow ng mas matagal bago ito bitawan, at mag-concentrate sa trajectory ng arrow. Sinunod niya ang kanyang mga tagubilin at pinakawalan ito, pagkatapos nito, nakita niya ang 1 pang halimaw sa lupa. Nagiging sanhi ito ng arrow upang baguhin ang kurso nito sa kalagitnaan ng paglipad, at matamaan ang halimaw. Ipinaliwanag ni Matias na ito ang thread-guided engine, at dapat itong gawin ni Alma hanggang sa matamaan niya ang maraming halimaw sa 1 arrow lang. Nasa sabik na makabisado ang kanyang bagong kasanayan, siya ay umalis upang galugarin ang 1 palapag ng dungeon sa kanyang sarili at kunin ang mga magic stones mula sa mga halimaw na kanyang napatay upang tumulong sa pagbuo ng barrier. Sa sandaling wala na siya, sinimula ni Matias ang kanyang mga aralin sa enchantment para kay Luri. Ang unang mahalagang pag-aaral para sa 1 enchanter ay ang malaman kung paano gumawa ng armas. Pinaghiwa-hiwalay ni Matias ang 1 sa mga play na pader ng dungeon, na sinasabing lahat ng mga ito ay 1 mayamang pinagmumulan ng ores. Itinuro niya sa kanya kung paano kunin ang mga ores mula sa hilaw na material, at linisin ang mga ito sa mga purong metal at mineral. Matagumpay niyang na-extract ang purong mithril at bakal mula sa hilaw na material mismo. Sa oras, bumalik si Alma na may daladalang mga magic stones. Alam na ni Luri ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa ng mga na-enchant na espada.
Masaya sa kanilang pag-unlad, nagpasya si Matias na pumunta sila sa 10th palapag upang subukan ang lahat ng kanilang natutunan. Sina Alma at Luri ay nagtulungan para talunin ang mga halimaw. Inaatake ni Alma ang karamihan sa mga halimaw, at si Luri ay nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng paggawa ng mga araw para sa kanya. Gayunpaman, magsisimula ang tunay na pagsubok nang dumating ang isang mabangis na halimaw na aso. Sumabli dito si Alma sa unang ilang beses, at malapit na siyang sugurin ng halimaw, ngunit iniligtas siya ni Luri sa pamamagitan ng paglalagay ng firewall sa pagitan nila. Nakabawi si Alma, at tinamaan ang paa nito at pagkatapos ang leeg nito, na ikinamatay nito. Pinupuri sila ni Matias para sa kanilang mabilis na pag-unlad at mahusay na pagtutulungan ng magkakasama at bumuo ng isang ligtas na lugar para sa kanilang pahingahan. Pansamantala, pupunta siya sa 25th palapag upang kunin ang adamantite ore na kailangan para sa barrier. Matapos marinig ito, hindi makapaniwala si Alma dahil ang pinakamalayong napuntahan ng sinuman ay ang 23rd palapag, na kung saan ay ang 30 tao na party na pinamumunuan ni Gaios, ang Diyos ng Mahika. Nalilito si Matias sa taong may pangalang Gaios, ngunit nagkataon lamang ito. Bumaba siya sa mas malalim na palapag hanggang sa makakita siya ng mga batong naglalaman ng adamantite. Bigla niyang na-detect ang presensya ng isang malakas na halimaw, at nahulaan na ito ay isang floor boss. Isinasaalang-alang ito bilang ang kanyang unang pagsubok sa Crest of Close Combat, siya ay sumugod patungo sa aura. Inalis niya ang landas ng anumang mga sagabal para lumapit sa kanya ang halimaw, ngunit naramdaman niyang nagmumula ito sa likuran at halos hindi makaiwas dito. Ang halimaw ay isang arc serpent, isang agresibong halimaw na may malalakas na pagsugod at isang makamandag na kagat na maaari pang mag-corrode ng bato. Kinarap niya ito ng direkta, ngunit ang kanyang espada ay halos hindi nakakapinsala sa matigas nitong kaliskis. Sa wakas, dinurog niya ang isang magic stone upang maglabas ng isang ulap ng mahiwagang enerhiya, at nagtipon siya sa kanyang espada upang makagawa ng isang malakas na hampas na pumawi sa ahas. Kasama ang patay na halimaw sa kanyang napunong storage, ang partido ay umalis sa dungeon at pumunta sa isa sa mga guild ng lungsod upang ibenta ang ulo ng halimaw at magic stone. Kahit na ang magic stone mula sa halimaw ay mas malaki kaysa sa anumang nakita ng lungsod, hindi ito sapat para sa barrier ni Matthew. Ang guild ay nagbibigay sa kanila ng malaking kabayaran na 750 gintong barya para sa mga kalakal, na hinati ni Matias ng pantay-pantay sa kanilang tatlo. Habang nakikipag-chat at naglalakad sa paligid ng bayan, naramdaman niya ang dalawang demonyong papunta sa akademya. Ang isa sa mga demonyo ay medyo mahina, habang ang isa ay mas malakas kaysa sa nakaharap niya sa inter-high competition. Nagplano siyang harangin ang mga demonyo bago sila makarating sa akademya, na si Matias ay nakaharap sa mas malakas, habang ang dalawang babae ay nakikitungo sa mas mahina. Unang inatake si Matias, ngunit hindi ito umubra, dahil wala siyang sapat na mahika upang talunin sila. Kaya sa halip ay ginagamit na lang niya ang spell ng demon sa pamamagitan ng pagkontrol dito. Dinala niya pababa ang mga demonyo hanggang sa malapit na sila para matamaan ni Alma ang mas mahinang demonyo. Gumagamit siya ng mga enchanted arrow na nagpapabagal sa kanya. Inis, ang mahinang demonyo ay nakipaghiwalay sa isa, at inilipat ang kanyang atensyon sa dalawa pa. Ang mas malakas na demonyo ay nagpapalabas ng malawak na hanay ng spell na imposibleng iwasan. Gayunpaman, sinira ito ni Matias sa pamamagitan ng spell sa mahina nitong bahagi. Nagulat ang demonyo, dahil ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na natalo ng isang tao ang galaw na iyon. Ginamit ni Matias ang kanyang hindi mabilang na karanasan sa pakikipaglaban mula sa kanyang nakaraang buhay upang laslasin ang demonyo gamit ang kanyang espada. Ang demonyo ay nagpasya na umatras sa ngayon, ngunit si Matias ay nag-cast ng isang occlusion orb sa kanya, na kumukuha ng mahiwagang enerhiya ng isang host at lumalaban sa kanila, na naging dahilan upang ang demonyo ay mawala ng kakayahan. Bilang huling hakbang, sinubukan niyang magpalabas ng isang demonyong eksklusibong spell na nag-aalay ng kanyang buhay para magpatawag ng isang kawon ng mga halimaw, ngunit inaasahan ito ni Matias, at pinigilan ito.
Nang wala ng ibang pagpipilian, tinanggap ng demonyo ang kanyang pagkatalo. Samantala, umaabala ng oras sina Alma at Luri sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake sa mahinang demonyo gamit ang mga arrow, at paggamit ng kanyang oras sa pag-recover upang umatras. Nang tapos na si Matias na pabagsakin ang kanyang kaharap na demonyo, pumunta siya upang tulungan sila. Matapos makita ng demonyo na matalo ang kanyang mas malakas na kasabwat, gumawa siya ng matalinong desisyon na tumakas. Dahil hindi makakalipad si Matias palapit sa kanya, nagpaputok si Alma ng palaso na humihiwa sa isang pakpak niya, dahilan para mawalan siya ng kaunting taas. Rilaslas ni Matias ang kabilang pakpak, na napilitang bumagsak ang demonyo sa lupa. Kinabukasan, inanyayahan ng hari ang tatlo sa palasyo upang purihin sila, at ibigay ang kanilang mga kahilingan bilang kapalit ng kanilang matapang na gawa. Humiling muli si Matias ng higit pang mga dungeon, habang si Alma at Luri ay tumatanggap ng mga gantimpala ng pera. Habang ang hari ay nagsasalita tungkol sa ilang mga walang silbi na bagay, may na-detect si Matias, at hinihiling sa imposter sa courtroom na ibunyag ang kanilang mga sarili. Nang walang lumilitaw, siya ay gumawa ng isang spell ng isang lugar sa Kisame, at isang hiyawan ng narinig na kinikilala ng hari bilang si Elhart, isang dating chosen. Ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay nag-set up ng isang mahiwagang interface spell doon, na nagpapahintulot sa kanila na mag-espyo sa courtroom mula sa isang malayong lugar. Nagagawa pa nitong matukoy ang mga coordinate ng kanilang hideout, na lumalabas na nasa isang nayon na winasak ng mga demonyo ilang taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, ang nayon ay masyadong malayo para sa kanila upang gawin ang paglalakbay sa isang makatwirang tagal ng oras, at si Matias ay hindi pa sapat na malakas upang gumamit ng teleportation magic ng maayos. Nag-iisip siya ng ibang paraan para makarating doon, ngunit surprise niya na lang ito mula kina Alma at Luri, at nagtungo sila sa bundok. Sila ay natakot na makita ang isang buhay na humihinga na dragon, ngunit si Matias ay nagnanais na gamitin ito bilang kanilang paraan ng transportasyon. Sinabi niya sa kanila na manatili sa likod habang nakikipag-ayos siya dito. Ang dragon na ito ay si Iris the Darkest Dragon, isang dragon na nakalaban niya sa kanyang nakaraang buhay, ngunit mula noon ay naging kaalyado na niya pagkatapos niyang sumuko. Hindi siya nakilala ni Iris noong una, at inutusan siyang umalis sa kanyang nasasakupan, kung hindi ay susunugan niya siya ng malutong. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa kanya, kaya nag-cast siya ng Dragon Breath Spell. Natunaw ito ni Matias sa pamamagitan ng pagtama sa mahina nitong bahagi, at ipinahayag na siya ang muling pagkabuhay ni Gaius sa panahon ng dragon. Nang napagtanto niyang siya iyon, agad siyang humingi ng tawad at humingi ng awa. Tiniyak niya sa kanya na narito lamang siya para hilingin ito, ngunit sinabi ni Iris na hindi na siya makakalipad dahil sa kanyang mga pakpak na napunit. Ipinaliwanag niya na pagkatapos mawala si Gaius, isa sa mga higanteng mahiwagang reactor sa isang kaharian ng tao ay sumabog, na humantong sa iba pang mga pagsabog ng reactor, na nagpabalik sa mga tao sa Stone Ages. Ipinapaliwanag nito kung bakit nawala ang lahat ng pag-unlad ng mga tao sa magic. Gumagamit si Matias ng enchantment magic upang mailigtas ang kanyang mga pakpak upang magawa ang trabaho, ngunit hindi ito perpekto, dahil ang Crest of Creation ay ang perpekto para sa mga enchantment. Pagkatapos nito, lumipat sila sa wika ng tao para maintindihan nina Alma at Luri. Natutuwa, kinuha ni Iris ang kanyang unang paglipad sa loob ng 5,000 taon upang dalhin ang party sa kanilang destinasyon. Hindi nagtagal, narating nila ang nayon at nahanap ni Matias ang bahay kung saan nagtatago si Elhart. Walang makikitang tao sa bahay pagpasok nila, dahil gumagamit si Elhart ng concealment spell para hindi makita ang sarili. Gayunpaman, nakita niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pag-detect ng kanyang mahiwagang enerhiya, at inalis ni Matias ang kanyang concealment spell. Si Elhart ay nagpatuloy sa pag-atake, ngunit si Matias ay patuloy na umiiwas sa kanyang mga galaw, habang si Alma ay patuloy na umaatake ng mga palaso sa kanya. Istorbo lang ang tingin ni Elhart sa mga palaso, hanggang sa mapansin niyang pabagal ng pabagal ang kanyang mga galaw. Lumalabas na ang mga arrow na ginagamit ni Alma ay enchanted ni Luri na may magic toxin, na nag-uubos sa demonyo ng mahiwagang enerhiya nito.
Dahil sa asar na binubugbog siya ng isang grupo ng maliliit na tao, gumamit siya ng mabangis na spell ng demonyo na lubos na nagpapalakas sa kanyang lakas, ngunit kukunin ang kanyang buhay kapag nagamit na ang lahat ng kanyang mahika. Gumamit ng ilusyon si Matias para linlangin ang demonyo sa pag-atake sa projection ni Alma at Luri, na naghahatid ng malaking dosis ng magic toxin sa kanyang anyo ngayon. Nagpaputok si Alma ng panghuling arrow sa kanyang ulo at natalo si Elhart. Pagkatapos nito, sinabi niya kina Alma at Luri na hintayin siya sa langit kasama si Iris, habang nakikipaglaban siya sa isang mas malakas na kalaban. Sa sandaling nasa ligtas na distansya sila, dinurog niya ang tatlong mahiwagang bato upang palabasin ang kanilang enerhiya, na pinilit ang demonyo sa usok na naramdaman niya kanina upang magpakita. Nagsimula silang maglaban, at agad na pinutol ng demonyo ang braso ni Matias. Gayunpaman, ito ang plano ni Matias sa lahat ng panahon. Kinailangan niyang mag-cast ng Restore at Analysis spell sa kanyang braso bago ang laban. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na muling sumama sa kanyang braso at makakuha ng impormasyon sa mahika ng demon. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang lahat ng kanyang mga galaw, at mas malapit sa demonyo kung saan nasugatan niya ang kamay ng demonyo gamit ang kanyang espada. Nakaramdam ng pananakot, ang demonyo ay gumawa ng isang spell na katulad ng Atrocify, ngunit hindi ito papatay sa kanya pagkatapos. Dahil nasuri na ang kanyang mahika, madali itong pinawalang bisa ni Matias, at lahat ng iba pa niyang spell. Ang hiwa na ginawa ni Matias sa kamay ng demonyo ay enchanted din, at sinimulan itong makuha ang lahat ng mahiwagang enerhiya sa kanilang paligid. Dinurog niya ang isang mahiwagang bato na nagdulot ng lahat ng mahiwagang enerhiya nito na sumugod sa katawan ng demonyo, na humahantong sa isang pagsabog. Ang pagsabog ay nagpapakita ng isang Dragon Vein Pillar, isang malakas na pinagmumula ng kapangyarihan na sadyang itinago ng mga demonyo sa abandonadong nayon. Ang mga hula ni Matias ay pinaplano nilang gamitin ito upang ilabas ang isang hukbo ng libu-libong mga halimaw sa kabisera, ngunit ang pagsabog ay swerteng nakaiwas sa target nito ng ilang milya ang layo mula sa lungsod, na binibigyan sila ng oras upang bumalik at gumawa ng mga paghahanda para sa pag-atake. Ang partido ay bumalik sa akademya kasama si Iris sa anyo ng tao, kaya kailangan na hilingin ni Matias na siya ay maging isang mag-aaral. Umayag ang punong guro na payagan siyang sumali hanggat pumasa siya sa entrance exam na may markang 47/50. Ngayong medyo sanay na sa mga pamantayan ng lipunan ng tao, medyo nagpapanik siyang bumagsak sa written na pagsusulit. Sa pagsusulit sa praktikal na swordsmanship, nakipaglaban siya sa knight. Hindi pa rin sanay sa kanyang bagong katawan, nahulog niya ang kanyang espada at pinuntahan ito, na kung saan inaatake siya ni Gael. Casual niyang itinigil ang kanyang pag-indayog sa pamamagitan ng paghawak sa espada gamit ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay iindayog ang kanyang espada na parang baseball bat, na nagpapadala kay Gael na lumilipad sa bubong ng isang gusali. Susunod ay ang Magic Practical Exam kung saan kailangan niyang maabot ang lahat ng 5 target. Chinach Arch ni Iris ang kanyang spell na hinuhulaan ni Matias na magiging masyadong malakas, at gumagawa siya ng barrier laban dito. Nang sa wakas ay ilabas niya ito, ang buong school ground ay nawala, kasama ang 5 target, matagumpay na nagawa ang pagsubok. Walang pagpipilian ang punong guro kundi tanggapin ang isang estudyanteng may hindi kapani-paniwalang salamangka sa antas ng calamity. Ang Second Academy ay medyo nahihirapan sa pangungulekta ng mga ores na kailangan para sa mga barrier, dahil karamihan sa mga estudyante ng Enchantment Specialized Crest of Creation ay naka-enroll sa First Royal Academy. Ang dalawang akademya ay may mahabang kasaysayan ng puot, na ginagawang halos imposibleng gamitin ng tulong ng arrogante na headmaster ng First Academy. Gaya ng inaasahan, tumanggi ang punong guru na kilalanin ang patunay ng lakas ng Second Academy mula sa Inter-High Competition, at itinuturing silang napakababa upang tumulong. Iminumungkahi ni Matias na magkaroon ng isa pang kompetisyon, kung saan ang magkabilang panig ay nagpapadala ng maraming kalahok hanggat gusto nila, at ang matatalo ay gagawin ang anumang hihilingin ng nanalo. Ang First Academy Headmaster ay sumasang-ayon lamang sa kondisyon na si Matias ay mananatili na hindi kasali dito. Sumasang-ayon siya sa mga tuntuning iyon.
Sa araw ng competition, ang First Academy ay nag-all out sa pagpapadala ng isang malaking grupo ng kanilang pinakamahusay na Crest of Creation na mga mag-aaral, habang ang Second Academy ay nagpapadala lamang ng 5 mag-aaral, wala sa kanila ang nagtataglay ng Crest of Creation. Inaasahan ng isang madaling panalo, sinabihan sila ng arrogante na headmaster na magsimula. Ang lahat ng mga mag-aaral sa First Academy ay nagsimulang mag-encanting ng spell, ngunit ang chant ay napakahaba kaya madaling pinabagsak ng 5 estudyante ang lahat ng kanilang mga kalaban gamit ang walang salita na magic. Ang hari na lihim na nanunood mula sa itaas, ay inaresto ang First Academy Headmaster dahil sa pagtataksil habang ginagawa pa rin niya ang kanyang mga estudyante na magsanay ng encanting magic sa kabila ng kanyang utos na mag-convert sa walang salita na magic. Sa pag-alis niya, inutusan ng hari ang mga mag-aaral sa First Academy na tulungan ang Second Academy sa kanilang mga pagsisikap at ituloy ang edukasyon sa walang salita na magic. Ang paglipat ay nangyayari ng maayos. Ang mga mag-aaral sa First Academy na masayang nakikipagdulungan, mukhang kinasusuklaman din nila ang kanilang headmaster. Habang ang mga estudyante ay nagmimina at nagtitipo ng mithril mula sa dungeons, dinala ni Matias ang kanyang partido at si Iris sa mga dungeon upang maghanap ng halimaw na magbibigay sa kanila ng 60 cm diameter na magic stone upang mabuo ang core ng barrier. Ginagamit din niya ang ekspedisyong ito para subukan kung makakaangkop ba si Iris sa kanyang bagong katawan, at maging angkop sa kanilang party. Nagpasya siyang magpatawag ng isang malakas na halimaw sa pamamagitan ng paggamit ng isang magic stone. Hiniling niya kay Iris na ipasok ang mahika sa bato ng dahan-dahan, ngunit ang kahulugan ni Iris ng mabagal ay ibang-iba, at sa huli ay nagsummon siya ng isang dragon na mas malakas kaysa sa inilaan ni Matias. Inabala ni Iris ang dragon sa pamamagitan ng pagmumura at nagsasalita sa wika ng mga dragon at paminsan-minsang sinuntok ito. Samantala, nagtatanim si Matias ng maraming casting circle sa paligid ng dragon. Nang handa na siya, sinabihan niya si Iris na hikayati ng dragon sa paggamit ng dragon breath. Gumana ang kanyang panunukso at naikas ito ng dragon habang sinusubukang tumakas ni Iris. Ina-activate ni Matias ang casting circles na gumagawa ng isang malakas na spell na nagbaliktad sa direksyon ng dragon breath at inilalagay ito sa dragon mismo. Ang spell ay direktang tumama sa dragon at sinusunog ito sa abo. Dinala sa kanila ni Iris ang malaking magic stone. Ngayon sigurado na siya ay isang mahalagang asset, iniimbitahan siya ni Matias na sumali sa kanilang partido. Sinasanay niya itong gamitin ang kanyang katawan ng tao sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagmanyobra sa hindi pantay na lupa, habang pinuprotektahan ang isang shell mula sa mga palaso ni Alma. Tinutulungan rin niya si Luri na mag-level up sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong kagamitan, upang sa kalaunan ay maigawa niya ito ng isang mahusay na espada. Nang nasanay na siya sa pag-enchant ng maraming spell sa isang sandata, gumagawa siya ng mga bago para sa bawat miyembro ng partido. Ang mga armas ay sapat na malakas upang wasakin ang bato. Tila lahat ay nangyayari ayon sa plano para kay Matias. Mabilis na umuunlad ang kanyang partido, parami ng parami ang gumagamit ng walang salita na mahika, at malapit nang gawin ang barrier upang protektahan ang kaharian mula sa mga demonyo. Kapag nakumpleto na ang lahat, plano niyang umalis sa lungsod para isulong ang sarili niyang agenda. Dumating sa wakas ang araw ng pagtatayo ng barrier. Naramdaman ni Matias ang isang malaking mahiwagang presensya sa itaas ng Second Academy, at natukoy na ang plano ng demon sa pag-atake sa akademya ay gamit ang isang teleportation technique na tinatawag na Majoron bago gawin ang barrier. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay ginagamit sa pagkakast ng barrier, kaya hiniling niya kina Alma at Luri na bigyan siya ng oras. Gaya ng inaasahan, may lumabas na demonyo mula sa portal at inaatake ang lahat ng estudyante gamit ang isang malakas na spell ng apoy. Ang mga mag-aaral ay gumagawa ng isang mahiwagang shield upang ipagtanggol ang kanilang sarili, habang sinusubukan ni Luri na gumawa ng isang casting circle. Ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nabigo, hanggang sa siya ay bumaba sa huling magic stone. Ang makita ang lahat ng kanyang mga kaklase na sinusubukan ang kanilang makakaya upang protektahan siya hanggang sa matapos niya ang enchantment ay pumupuno sa kanya ng pagganyak,
at matagumpay niyang ginawa ang mahiwagang araw na gusto niya. Binaril ito ni Alma sa demonyo, tinusok siya sa dibdib. Sa kanyang sandali ng kahinaan, ginagamit ng mga estudyante ang kanyang spell para talunin siya. Gayunpaman, mas maraming demonyo ang nagsimulang lumabas sa portal. Mukhang isang walang pag-asa na sitwasyon para sa mga tao, ngunit si Matias ay nagpakita sa eksena pagkatapos ng paghahanda sa barrier. Mag-isa niyang tinatalo ang lahat ng mga demonyo, at lahat ng mga estudyante ay nag-cheer sa kanya. Nang napabagsak na ang mga demonyo, ina-activate ni Matias ang barrier sa pamamagitan ng paglalagay ng huling magic stone sa lugar. Isang magandang napakalaki na simboryo ang nakapalibot sa kaharian, na nagpo-protekta sa mga tao mula sa panganib. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Alalahanin ang haligi ng Dragon Vein, ang mga halimaw na ipinatawag nito ay sa wakas ay nakarating na malapit sa kaharian, at dapat silang alisin ang mga estudyante bago nila atakihin ang mga kalapit na nayon. Ang mga estudyante ang humaharap sa unang alon ng mga demonyo, ngunit ang partido ni Matias ay pumasok upang lipulin ang pangalawang alon ng mas malalakas na demonyo. Ang huling hamon ay ang Void Ear, isang uri ng halimaw na lumalaki sa pamamagitan ng paglamon sa iba pang mga halimaw. Bagamat hindi pa ito sapat na hamon, dahil talagang pinapakain ito ng malakas na si Matias ng mga mahiwagang bato upang palakihin pa ito, upang makakuha sila ng mas mahusay na mga resources mula dito kapag pinatay nila ito. Tamang-tama, pinapabagsak ito ni Matias sa ilang mga hiwa ng kanyang enchanted sword, at pinutol ang ulo nito. Ngayong naasikaso na ni Matias ang lahat ng agarang pagbabanta sa kaharian, nais niyang umalis sa akademya upang makahanap ng higit pang Dragon Vein Pillar. Nag-aalok ang punong guro na panatilihin siya sa mga talaan ng mag-aaral bilang isang espesyal na mag-aaral sa scholarship, upang magamit niya ang tulong ng paaralan kung sakaling magka-problema siya. Pinapalawak din ito ang scholarship sa mga miyembro ng partido ni Matias nang nagpa siya silang samahan siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang mga mag-aaral ay nagpaalam sa kanila, at ang apat ay umalis mula sa akademya. Ang una nilang destinasyon ay ang Melkia Dungeon, ngunit nagulat si Matias nang malaman na isang adventurous na lungsod ang nagtayo ng sarili sa itaas ng mga dungeon mula nang mawala siya. Gayunpaman, ang lungsod ay madilim at halos walang laman pagdating nila. Isang mahiwagang lamppost na malapit sa kanila ang umiilaw, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang magic signature. Napagtanto ni Matias na direktang pinapagana ito ng Dragon Vein sa halip ng karaniwang magic stone. Binabalaan sila ng isang nagtitinda ng prutas na manatili sa malayo dahil madalas silang sumasabog at responsable sa ilang pagkamatay sa lungsod. Sigurado, biglang sumabog ang lamppost sa harap ng kanilang mga mata. Ipinaliwanag ng lalaki na dati silang gumagamit ng mga magic stones, ngunit ipinagbawal ng kasalukuyang Panginoon ang paggamit nila sa lungsod dahil sila ang pinakamahalagang produktong pang-export. Bukod dito, ipinadala niya ang karamihan sa mga adventurer sa 10th palapag ng dungeon para harapin ng isang makapangyarihang halimaw, kaya naman mukhang bakante ang lungsod. Napagpasyahan ni Matias na ang una nilang gagawin ay ang pumunta sa guild at nakakita ng notice na nagsasabing lahat ng gustong pumunta sa mga dungeon ay nangangailangan ng permit. Gayunpaman, nang humingi sila ng mga permit sa guild, ang receptionist ay nagpapayo laban dito, na sinasabi na ang lahat ng may permit ay talagang nagiging parang mga aso ng Panginoon at kailangang gawin ang anumang mapanganib na misyon na naisin ng Panginoon na gawin nila sa tuwing gusto niyang gawin nila ito. Hindi nababahala, ang partido ay humihingi pa rin ng mga permit. Bago nila masimulan ang proseso ng aplikasyon, isang babae ang nagpapanik na pumasok sa guild at nagtanong kung mayroong sinumang marunong gumamit ng healing magic, dahil maraming mga adventurer ang bumalik na lubhang sugatan. Karamihan sa mga manggagamot ay pinalayas ng kasalukuyang Panginoon, dahil sa tingin niya sa kanila ay isang pag-aaksaya ng pera. Nagboluntaryo si Matias nang walang pag-aalinlangan. Sinusuri niya ang mahiwagang enerhiya ng lahat upang matukoy ang kalubhaan ng kanilang mga pinsala, at inilalagay ang mga may bilang na tablet sa pagkakasunod-sunod ng kalubhaan ng mga pinsala. Plano niyang pagalingin ang mga ito sa pababang pagkakasunod-sunod ng kanilang kalubhaan sa tulong ng kanyang partido. Gayunpaman, sinisikap ng mga medic na ilayo siya,
dahil hindi nila kayang ipagsapalaran ang pagkawala ng mga adventurer sa pamamagitan ng mga kamay ng ilang bata na may crest of failure. Pinatunayan ni Matias ang kanyang confidence sa pamamagitan ng pagpapagaling sa pinakamalubhang nasugatang adventurer. Ito ay nagsasara sa kanilang bibig ng mabilis. Kiniling ni Matias na makipagtulungan sila sa kanya upang iligtas ang lahat ng mga adventurers. Sa lahat ng kanilang pinagsamang pagsisikap, nagagawa nilang pagalingin ang bawat isang adventurers. Matapos magpasalamat ang pangunahing medic kay Matias, tinanong siya ni Matias tungkol sa mga pangyayari sa pagkamatay ng nakaraang Panginoon. Sinabi ng medic na ang dating Panginoon ay biglang namatay sa kanyang pagtulog, at walang nakakaalam ng eksaktong dahilan ng kamatayan. Ipinagpalagay ni Matias na malamang napinatay ng mga demonyo ang Panginoon, at isa sa kanila ang pumwesto. Pagkatapos manirahan sa isang silid, sumulat siya ng isang liham sa punong guro upang ipasa sa hari, inilatag ang mga detalye ng kung ano ang nangyayari sa Melkia. Gumagamit siya ng panlinlang na sulat sa isang espesyal na kahon na may false bottom at iba pang mahiwagang pagtatago upang maihatid ang mensahe, dahil pinaghihinalaan niya na ang mga liham na ipinadala mula sa Melkia ay kailangang suriin bago ipadala. Kinabukasan, ang partido ay pumasok sa mga dungeon para sa isang mabilis na survey. Bumalik sila dala ang bungo ng isang halimaw na pinabagsak ng mga babae at ni Iris gamit ang kanyang Open Dragon Breath upang ibenta sa guild. Taking gulat ng receptionist, dahil ito ang malakas na halimaw na nagpinsala at pumatay sa napakaraming adventurer ng lungsod. Sinabi niya na makukuha lamang nila ang kanilang gantimpala kapag na-verify ito ng Panginoon, at sumulat ng isang liham sa kanya upang iulat ang pagpatay sa halimaw, na nagsasabi na ang mga babae ay napakalakas habang ang lalaki na si Matias ay isang manggagamot lamang na hindi sumasali sa mga laban. Ibinebenta ng partido ang natitira nilang mga pinabagsak para sa pera para makabili ng pagkain. Ang Panginoon ay nagpadala ng isang pares ng mga tulisan upang ibagsak ang party pagkatapos basahin ang sulat. Nakita sila ni Matias, at natutuwa siyang malaman na gumana ang kanyang plano. Gumagamit siya ng telepathy spell para sabihin sa mga babae na sila ay sinusundan. Direktang hinarap nila ang mga goons, at hinuli ng mga goons si Matias bilang isang hostage, na nagbabanta na papatayin ang pinakamahina nilang miyembro kung hindi sila pumayag na maglingkod sa Panginoon. Sa hudyat ni Matias, natalo silang lahat ni Iris ng walang anumang sandata, pinabagsak sila ng madali. Nilagyan niya sila ng tracking at demon detecting spells para subukan ang kanyang mga hinala tungkol sa Panginoon. Kinabukasan, nakatanggap si Matias ng salita mula sa mensahero ng hari na magkita sa isang partikular na lugar sa mga dungeon. Nang nakipag-ugnayan sila, iniabot sa kanya ng mensahero ang sulat ng hari, na nagbibigay sa kanyang partido ng autoridad na arestuhin ang Panginoon sa ngalan ng hari. Salamat sa mga tracking spells, natukoy niya ang lokasyon ng Panginoon sa isang bahay na nakatago sa labas ng lungsod. Dumating silang lima sa bahay na walang nakitang bantay sa labas. Nakita ni Matias ang maraming goons na naghihintay sa kanila sa loob ng bahay. Pumasok ito mismo sa pangunahing pinto, at sinalubong sila ng maraming spell na ibinato sa kanila, ngunit hinaranggan silang lahat ni Luri ng isang shield. Susunod, pinabagsak silang lahat ni Matias sa isang spell lang. Na-detect niya ang presensya ng Panginoon sa basement, at nakita niya ang lihim na pasukan nito. Marami pang goons ang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan upang tambangan sila sa basement, ngunit muli silang natalo ni Matias sa isang bagsakan. Sinubukan ng Panginoon na labanan ang pag-aresto, ngunit ginawa lamang siya ni Matias na mawala ng malay sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang mga daliri at ibinigay siya sa messenger na dalhin sa kaharian. Nahanap niya ang mga labi ng isang liham na may bakas ng mahika, na nagpapahiwatig na natagpuan ng mga demonyo ang Dragon Vein sa mga dungeon ng lungsod. Ito ay nagbabadya ng masamang balita dahil ang tamang enchantment sa vein ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa mundo. Bigla silang nakaramdam ng panginginig sa basement, ibig sabihin, ginagamit na ng mga demonyo ang Dragon Vein para ipatawag ang isang kawon ng mga halimaw. Mayroon silang dalawang oras bago dumating ang mga halimaw at sumira sa lungsod.
Bago nito, kailangan nilang talunin ang kumokontrol ng demon sa haligi ng Dragon Vein. Pumasok sila sa mga dungeon para ma-access ang Dragon Vein. Na-detect nila ang mga demon magical signature sa vein, na nagpapahiwatig na pinakialaman nila ito sa ilang paraan upang gawin ito sa kanilang pag-uutos. Inatasan niya si Luri na ipawalang bisa ang kanilang mahika sa pamamagitan ng kanyang enchantment, habang pinalalayo ni na Alma at Iris ang mga halimaw mula kay Luri sa lungsod, at mas bababa siya para harapin ang mga demonyo. Sila ay nasa patuloy na telepatikong komunikasyon sa kabuuan. Sa isang oras na natitira hanggang sa dumating ang mga halimaw, sinusubaybayan ni Luri ang daloy ng demonic magic at nagsimulang subukang humadlang, at si Matias ay nakatagpo ng isang demonyo. Nakulong siya sa telepatikong spell ng demon, at napagtanto na may mas mataas na demon na nagbibigay sa kanya ng lahat ng mga utos. Sinimulan niya ang pag-atake gamit ang isang simpleng sword slash, ngunit hinarangan ito ng demonyo ng isang barrier na sumasabog kapag nadikit. Masasabi niyang kaharap niya ang isang demonyong mas malakas kaysa sa mga nakaharap niya hanggang ngayon sa buhay na ito. Ang boses ay nagsasabi sa demonyo na gumamit ng mga long-range spells laban sa kanya, dahil ang kanyang crest ay dalubhasa para sa malapitan na labanan. Sinabihan niya ng telepathically si Luri na maghanda ng 2 casting circles para sa kanya. Kasabay nito, ang demonyo ay nagpapadala ng maramihang mga long-range na pag-atake na wala siyang pagpipilian kundi magtanggol laban dito, na inilalayo pa rin siya sa demonyo. Nang naihanda na ni Luri ang casting circles, nagsimulang tumakbo si Matias patungo sa demonyo. Sinabi niya sa kanya na i-activate ang mga circles, na nagtatapos sa pagpapawalang bisa sa lahat ng mga trap spell na inilatag ng demonyo, at pinutol din ang communication spell na ginagamit ng demonyo para makinig sa boses ng nakatataas na demon. Pagkatapos ay ibinato niya ang tuloy-tuloy na linya ng mga spell sa barrier ng demon, sinasamantala ang oras ng pag-reset ng barrier explosions para umatake gamit ang kanyang espada bago matapos ang cooldown nito. Sinisira nito ang barrier. Ang communication spell ay muling isinaaktibo pagkatapos nito. Narinig ni Matias ang mas mataas na demon na nag-iisip kung siya ba ay ang reincarnation ni Gaius, ibig sabihin, ang mas mataas na demon ay maaaring isang sinaunang demonyo upang malaman ang tungkol kay Gaius. Sinabi ng master sa demonyo na gamitin ang kanyang huling paraan, ang kanyang berserk mode. Sa kabila ng kanyang pagbabago, si Matias ay walang kapantay at kalaunan ay pinugutan ng ulo ang demonyo. Matagumpay ding na neutralize ni Luri ang lahat ng demonic tampering sa Dragon Vein, na humahantong sa pagkawala ng mga halimaw na umaatake sa lungsod. Ang natitira na lang ay alamin kung sino ang mas mataas na demon, isang hamon sa ibang antas kaysa sa mga pinagdaanan ni Matias at ng kanyang partido sa ngayon. Itinala ni Matias ang magical signature ng spell ng komunikasyon ng demon na naiwan sa isang magic stone. Nang maupo ang party upang magpahinga, ipinaliwanag niya na mayroong isang sinaunang kagamitan na maaaring magbasa ng magic stone at matukoy ang lokasyon ng master na demonyo. Ang device ay matatagpuan sa kasalukuyang Lag-Inya Alliance sa kabila ng hangganan ng kaharian. Nagpa siya si Matias na pinakamadaling tumawid sa hangganan sa tulong ng hari, kaya nagpa siya silang bumalik sa kabisera. Dumating sila sa Second Academy Campus at nalaman na ito ay sumasailalim sa kumpletong muling pagtatayo sa pamamagitan ng pagsisikap ng parehong mga mag-aaral ng Academy. Ipinaalam ni Matias sa punong guru ang kanilang layunin sa kabila ng hangganan, at tinanong kung tutulungan sila ng hari. Sinabi ng punong guro na ipaparating niya ang mensahe sa kanyang kamahalan, at hihilingin sa kanya na makuha ang kooperasyon ng Guild ng Lag-Inya Alliance upang matiyak na maayos ang lahat. Nag-aalok ang partido na tumulong sa pagtatayo hanggang makuha nila ang pahintulot upang tumawid sa hangganan. Pagkalipas ng ilang araw, kumuha sila ng nakasulat na permit mula sa hari at nagtungo sa alyansa ng Lag-Inya. Siyempre, hindi lang ito ang naging hadlang nila para makarating sa device. Pinarkahan ng lungsod ang lugar kung saan ang device ay isang restricted region, ang A-rank adventurer lang mula sa kanilang guild ang autorisadong mag-access. Dumating sila sa Lag-Inya's guild upang salubungin ng isang adventurer, na naghihintay sa kanila mula sa mensahe ng hari.
sinabi niya na lahat sila ay dapat pumasa sa A-rank na pagsubok na isang mock fight sa isang proctor bago pumunta sa restricted region. Sa sandaling iyon, si Gilas ay isang sikat na S-rank adventurer ng Lag-Inya ay pumasok at sinabing siya ang magiging proctor ng pagsusulit. Ipinasa niya sina Iris, Alma, at Luri nang hindi nila nilalabanan, ngunit iginiit na magkaroon ng tunggalian kay Matias. Gusto niyang harapin ang batang ito na naging kilala bilang Demon Slayer. Bago magsimula ang tunggalian, sinabi ni Gilas na hindi siya gumagamit ng anumang mahika upang lumaban, ngunit pwedeng gamitin ni Matias kung gusto niya. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula silang makipaglaban, napagtanto ni Matias na si Gilas ay nagcast ng mga enchantment sa kanyang katawan at espada ng hindi namamalayan, isang kahangahangang kakayahan na hindi magagawa ng karamihan sa mga tao. Ang dalawa ay pantay sa mga tuntunin ng swordsmanship, kaya't pinaganda ni Matias ang mga bagay gamit ang magic. Nahaharap sa isang mabigat na kalaban sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Gilas ay gumagamit din ng parehong magic technique katulad ni Matias upang manatili sa kanyang pakikipaglaban. Gayunpaman, dahil sa kanyang kawalan ng karanasan sa pagkakast, binugbog siya ni Matias at pinilit siyang tanggapin ang pagkatalo. Nang matapos ang tunggalian, tinanong ni Gilas kung paano siya magiging kasing lakas ni Matias. Ibinigay sa kanya ni Matias ang aklat na isinulat niya tungkol sa mga spells upang matulungan siyang mapabuti sa labanan ng magic. Mababa ang tingin ni Gilas sa mahika, dahil sa tingin niya lahat ng spells ay maaari lamang ibigay sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga chants na iniiwan ng caster na mahina. Gayunpaman, itinuturo ni Matias na ang walang salita na magic ay walang ganoong kahinaan, at si Gilas ay sa katunayan ay ginagamit ito ng hindi na pagtatanto. Itinakda ni Gilas ang kanyang isip sa pagpapabuti ng magic sa labanan. Sa kanilang A-rank na certification, ang partido ay makakaalis na para sa restricted Fulkia region. Nakarating sila sa isang checkpoint kung saan binibigyan siya ng mga guard ng pass para ma-access ang lugar. Gayunpaman, nakita ni Matias ang isang tracking spell sa isang mensahe ng Demon Code sa nakaraan na nagsasabing ang mga ito ay isang banta na dapat harapin kaagad. Pinaghihinalaan nila na ang buong rehiyon ng Fulkia ay maaaring kontrolado na ng mga demonyo. Sigurado nga, makikita ang malaking grupo ng mga bandido na naghihintay na tambangan sila sa dikalayuan. Binigyan ni Matias sina Luri at Alma ng pampatulog para palihim na patulugin ang mga bandido, habang sila ni Iris ay ginugulo sila. Gumagana ang plano, ngunit nakatulog din sina Luri at Alma pagkatapos malantad sa gas. Matapos silang gisingin, pumunta sila sa Fulkia City. Nakikita nina Luri at Matias ang mahigit 30 natatanging magical signature. Ito ay napakasamang balita, dahil nangangahulugan ito na ang Fulkia ay nasakop na ng mga demi-demon, isang espesyal na klase ng mga demonyo na hindi maaaring gumamit ng anumang mga espesyal na spell, ngunit nagtutulungan sa mga grupo gamit ang isang nakabahaging kamalayan. Sa halip na direktang pumasok, natuklasan ni Matias ang isang nakatagong daanan, na malamang na ginamit ng mga demi-demon para makalusot sa center ng lungsod. Ang lahat ng mga taong bayan ay mukhang mga zombie, naglalakad sa paligid na walang patutunguhan na may bulag na tingin na tila sila ay nasa isang uri ng kawalan ng ulirat. Nakahanap sila ng mahabang pila sa harap ng isang pabrika kung saan ang isang demonyo ay nagkakast ng thought paralysis spell sa mga taong bayan upang masakop sila sa walang pag-iisip na pagtatrabaho sa pabrika. Nag-counterspell si Matias sa kanya at sa mga babae para magpanggap silang nasa ilalim ng thought paralysis at pumasok sa factory para mag-imbestiga. Kung ano ang nakikita nila sa loob ay medyo nakakapangamba. Ang mga tao ay ginagamit upang i-refine ang Rankin Magical Ore, isang uri ng mineral na maaaring magamit upang gumawa ng mga pampasabog. Ang isang toneladang purong Rankin ay maaaring alisin ang isang buong kaharian. Siyempre, hindi nila ito hahayaang magpatuloy, kaya nagplano sila ng diskarte para mapabagsak ang demi-demons. Sinasamantala ang kanilang ibinahaging kamalayan at pagtutulungan ng magkakasama, ibinukas ni Matias ang napakalaking magical signature ni Iris, na nag-aalerto sa mga demonyo at pinilit ang ilan sa kanila na pumunta at imbestigahan ang banta.
Habang papalapit sila sa lugar, pinabagsak silang lahat ni Matias, Alma, at Luri. Ang mga demi-demon na magkakasama sa kamalayan ay napupunta sa siklab ng galit dahil higit sa kalahati ng kanilang mga puwersa ay napatay. Sa wakas, bumaba ang pinuno ng mga demi-demon para tingnan ang eksena. Inutusan niya ang natitirang mga demonyo na magtipon sa isang lokasyon, at nagpa siya na gamitin ang kanilang mga rangkan na pampasabog upang tapusin ang kalaban. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nabigunang ang dalawa sa kanyang mga demonyo ay pinatay sa harap niya mismo. Sa kabutihang palad, napagpa siya ni Gilas na bisitahin ang Folkia at tumulong. Siya at ang pinuno ay nagtagpo ng mga espada, habang sina Iris at Matias ay tinapos ang iba pang mga demi-demon. Sa tulong ng mga bagong walang salita na spell na nakuha niya mula sa libro ni Matias, itinulak ni Gilas ang demi-demon sa kanyang limitasyon at tinalo siya ng buong lakas. Gayunpaman, biglang nagningning ang mga mata ng demi-demon leader, at siya ay bumangon at sinusugod si Matias. Kinaranggan nito ni Matias, at ang parehong boses na narinig niya na nag-uutos sa demonyo sa dungeon ng Melkia ay nagsasalita mula sa bibig ng demi-demon. Ang boses ay nagbabanta na susundan si Matias sa sandaling sirain niya ang selyo at muling mabuhay ng kumpleto. Pagkatapos nito, nagkawatak-watek ang katawan ng demi-demon. Ang mga tao na nasa ilalim ng Thought Paralysis spell ay nagkamalay, at sobrang nalilito. Bilang isang mataas na ranggo na adventurer, ipinapalagay ni Gilas ang pansamantalang kontrol sa emergency sa Folkia hanggang sa bumalik ito sa normal. Nakipaghiwalay ang party sa kanya, na inaabangan ni Matias kung gaano siya lalakas kapag nagkita silang muli. Sa wakas ay nakarating sila sa lugar ng device. Muntik nang madulas si Matias na siya ang gumawa ng device bilang gayos libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang device ay nasa ilalim ng parang pyramid na istruktura na mabubuksan lamang sa pamamagitan ng pag-enchant dito sa isang partikular na spell. Binuksan ito ni Matias, na nagudyok sa pyramid na itaas at ipakita ang isang daanan sa ilalim ng lupa na dapat nilang pasukin. Sa loob, nakikita nila ang sinaunang kagamitan na napanatili pa rin sa malinis na kondisyon. Habang inihahanda ito ni Matias para sa pag-activate, ang iba ay tumitingin sa paligid ng ruins para sa mga mahahalagang artifact, ngunit siya ay nahihiya na makitang sila ay nakakahanap lamang ng kakaiba na armas na ginawa ni Gaius para sa kasiyahan. Nang handa na ang device, ginagamit ito ni Matias para ma-analyze kahit ang pinakamahina na magical signature sa Magic Stone. Ibinunyag na ang demonyo sa likod ng lahat ng ito ay si Zardius, isang demonyong napakalakas na kahit na ang mga mage noong panahon ni Gaius ay hindi siya maalis, at kinailangan siyang eselyo. Ang mineral at ang selyo ay halos masira na. Wala silang pagkakataong talunin siya sa kanilang kasalukuyang antas. Bilang huling pagsisikap, ginawa ni Matias ang device na suriin ang isa sa mga kakaiba na signature ng armas upang matukoy ang lokasyon ng isa pang makapangyarihang espada na ginawa ni Gaius. Sa kabutihang palad, ang espada ay nangongolekta ng alikabok sa kaban ng kabisera. Mabilis na nagtungo sila patungo sa kabisera sa anyo ng Iris Dragon. Sa daan, lahat sila ay nakakaramdam ng napakalaking magical signature, ibig sabihin, ganap na nasira ni Zardius ang selyo, at sinusundan sila. Binigyan ni Matias sina Luri at Alma ng dalawang magic stones para hanapin ang espada sa kabangyaman, habang pinipigilan ni Matias si Zardius. Dumating si Zardius sa Kapitolyo sa pamamagitan ng isang portal. Si Iris ay nagpakawalo ng isang higanting sabog sa pamamagitan ng kanyang Dragon Breath spell, ngunit hindi ito nagdulot ng pinsala kay Zardius. Si Matias ay nalulula sa kapangyarihan ng demonyo, at nabigong makaiwas sa isa sa kanyang mga pag-atake. Inihayag ni Zardius na binuhay niyang muli ang mga demonyong pinatay nila sa kabisera pabalik. Samantala, pumunta sina Alma at Luri sa treasury, ngunit hindi binibigyan ng akses ng walang pahintulot ng hari. Napapaligiran sila ng mga gwardya, ngunit sa kabutihang palad ay pumasok ang hari, at inutusan ng mga gwardya na umatras at buksan ang kaban para sa kanila. Sa kalaunan ay nahanap nila ang espada at sinubukang dalhin ito kay Matias ng mabilis, ngunit nasagasaan nila ang mas mahinang demonyo na natalo nila noon sa loob ng kabisera.
Gayunpaman ang kanilang mga kasanayan ay bumuti ng sari-sari mula noong umalis sila sa kabisera, at madali nilang pinabagsak ang demonyo. Isang mas malakas na demonyo ang pumasok sa eksena kasama ang dalawang kaklase sa Second Academy bilang mga hostage para e-blackmail ang mga babae sa pagbibigay sa kanya ng espada. Ang mga batang babae ay sumuko at ibinaba ang kanilang mga armas. Si Matias, na halos maubusan na ng mahiwagang enerhiya, ay nag-iisip kung dapat ba niyang gamitin ang huli niyang kapangyarihan para muling magkatawang tao sa susunod na panahon, kung kailan ang kapangyarihan ni Zardius ay humina na kahit kaunti. Gayunpaman, hindi niya maatim na iwanan ang kanyang mga kaibigan upang mapahamak kasama ng kasalukuyang sibilisasyon. Sa panibagong kasigasigan, ginagamit ni Matias ang kanyang lakas sa buhay upang madagdagan ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang manatili hanggang sa makuha niya ang espada. Kasabay nito, kukunin na ng demonyo sa ibaba ang espada mula kina Alma at Luri, nang sumagip ang isang grupo ng mga estudyante sa Second Academy. Sa wakas ay ibinato ng mga babae ang espada kay Matias. Gayunpaman, sa sandaling tumalikod siya upang kunin ito, sinaksak siya ni Zardius sa puso, na ikinamatay niya. Hindi niya alam na ang kinakailangan para sa activation ng espada ay ang kamatayan ng gumagamit nito. Nang na-activate na, binubuhay ng espada ang gumagamit at binibigyan sila ng napakalaking mahiwagang enerhiya. Sa lahat ng bagong natamo nitong kapangyarihan, si Matias ay naghatid ng isang nakamamatay na atake kay Zardius, na naging abo. Sa wakas, ang mundo na nasa krisis ay tapos na, at ang kapayapaan ay bumalik sa mga tao sa buong mundo. Sina Alma, Luri, Iris, at Matias ay may masayang muling pagkikita. Nang ganap na naubos ang kanyang mahiwagang enerhiya, bumalik si Matias sa Second Academy bilang isang mag-aaral hanggang sa mapunan muli ang kanyang enerhiya. Para sa mga mahimalang gawa, ang hari ay bukas palad na ginagantimpalaan sila ng lahat ng gusto nila. Para kay Iris, napakaraming pagkain ang mahalaga. Binigyan ni Matias si Luri ng magandang pendant na ginawa niya mula sa mga ores na binili niya sa isang tindahan. Kinugugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang muling pagkakatawang tao sa pag-level up ng kanyang crest ng close combat, at pagpunta sa maraming pakikipagsapalaran kasama ang kanyang kamanghamanghang partido upang maging pinakamalakas na sage sa panahong ito. Iyon lang para sa video na ito. Siguraduhin na mag-like at mag-subscribe para sa higit pang videos. Salamat sa panunood. Si Raimel ay isang 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Truck-kun. Nagising siya sa harap ng tatlong kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa rin namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa.
Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Rayma habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Rayma na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Rayma at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zef, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hius. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Rayma ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng bowl ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asol at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Rayma ang bola at ito ay naging asul, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hius at nagpa siya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Rayma at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hius na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Rayma sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Rayma. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Rayma hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama. Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Rayma na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Rayma ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Rayma bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Rayma na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Rayma, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga slime mula sa kanya.
Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong dalawang uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimula niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang Goblin's Grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpa siya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raimel na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpa siya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga tolde para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang magchant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfol, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga estatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala.
Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at sa cleaner slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elio ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-pani walang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa Mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng Mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumango sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa Mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang Mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa Mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng Mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurer's guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang napaka nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso. Sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang ishoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimula niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raima sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raima na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raima na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi
Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raimo sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinokolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon at walang sino man ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ang napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng duke at ang guildmaster, na nagpapalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raimo sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga estatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Kiniling niya sa kanila na magtipon ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sino mang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raimo kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Kiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika na tinanggap ni Raimo. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Elio na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala, samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktual na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yun, hiniling niya na turuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagtataka, si Raimo ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng firewall, ice wall, ice arrow, water spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raimo kung alam niya ang special magic, kung saan siya ay tumugo na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage.
Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Eliel at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawa ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpasya na hayaan si Elia na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Kinagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elia sa dikalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, tinawag ng Guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugar ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng Guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng Guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpasya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast. Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mansya ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon.
Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nagho-host sa kanya sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at special magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elio sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ang tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling puna nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang fenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mantsa ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon itong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpa siya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknak sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng 2 perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal.
mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpa siya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpa siyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest. Lumingon siya sa isang sulok at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng 11 taong gulang na bata, gaano man siya kasuksesful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating asasin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging asasin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na siyempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardiya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa Bamboo Forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho.
Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang hilang slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpa siya si Raimo na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga hilang slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang Bamboo Forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na tatlong babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang Bamboo Forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raima ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa Bamboo Forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raimo na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nagteleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisipsip ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elia, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palaka sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palaka dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada. Sinusubukang supalan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin. Nagsimula siyang tumakbo ng diretsyo patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon, na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga estatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito, na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw.
Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, siyam na iba't ibang limber bird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpa siya si Raimo na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limber bird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang Nightmare Bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang Phantom Limber Bird. Ito ang katapat ng nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng dark magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng light magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta si Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at tatlong taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng tatlong taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang ikasampung kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang dalawa sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng ilang taon. Dito nagtatapos ang season 1 ng anime na ito. Salamat sa panunood.